Setyembre 21, taong 1972, nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation No. 1081 o mas kilala ng maraming Pilipino bilang Deklarasyon ng Batas Militar o Martial Law. Lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi ito ang unang pagkakataon na nalagay sa ilalim ng martial law ang Pilipinas. Noong Setyembre 21, taong 1944, nagdeklara rin ng martial law sa buong Pilipinas si dating Pangulong Jose P. Laurel sa pamamagitan ng Proclamation No. 29. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napasailalim sa martial law ang bansa. Ang deklarasyon ng martial law noong 1944 ay bunsod ng nangyaring insidente ng pambobomba ng returning Allied Forces sa Davao. Matapos ang declaration of martial law, nagdeklara rin si dating Pangulong Laurel ng state of war sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Britanya sa pamamagitan ng Proclamation No. 30. Ito ay bunsod naman ng pang-uudyok ni Japanese Premier Hideki Tojo. Bagaman nasa state of war, bilang proteksyon pa rin sa mga Pilipino, isinaad pa rin ang dating Pangulo sa proklamasyon na no Filipino would be conscripted in the Japanese Army.